Hey everyone, welcome back to my channel. For today's video, I'm going to be talking about products that are cheap but good quality. So ibig sabihin, ito yung mga products na mabibili mo in the market or beauty products na mura lang siya or affordable but it has a good quality. And also, I will be adding some of the products that are quite disappointing to me or hindi nag-work para sa akin. So, yun. So, let's begin. Hindi ko alam kung alam niyo na itong lahat, pero this is the cheapest primer that I have. Compare ko siya sa Maybelline Baby Skin. This is better. A concealer. This one is from Bobbi Cosmetics and this is for only 100 pesos. So, as you can see, ang liit niya. Tapos, meron siyang marang maliit na mirror din dun sa likod. Nako-conceal niya yung mga pimples ko. Actually, suot ko siya ngayon and look, I'm so flawless. Parang hindi nanikit na yung mga imperfections ko ngayon sa face kasi gamit ko to, as in, it really does the job and sobrang mura niya. This is the I Love Stage Essence Base or Eyeshadow Base. For me, this is the best eyeshadow primer that I have. Actually, meron ako nung Benefit, meron ako nung Urban Decay and this one, pero I still go back with this. Mas gusto ko siya compared to the Urban Decay and to the Benefit kasi mas naglalast yung aking eyeshadow kapag ito yung ginagamit ko, as in. And yun nga, sobrang affordable niya. It's only 200 pesos I think, or lesser pa nga pag nag-sale siya. So yun. Next thing naman is for the eyebrows. Ito yung Daiso Styling Eyebrow Pencil. So, ganito yung tsura niya. Yan. So, hindi siya yung angled ah. So, yan. Ganyan na siya kaliit. Hindi ko na lang nilabas. Pero, malhaba rin yan. So, gusto ko to kasi, ano, kapag halimbawa yung may mga parts na wala kang kilay, pwede kang mag-drawing. Pwede mong i-drawing yung kilay muna. Kapag gusto mo ng bushy brows, pwede mo siyang i-draw or pwede mo siyang iguhit. Kaya gusto ko yung ganitong ano klase niya. Tapos it comes with a spoolie na rin and ang ganda niya kasi di ganun. Di ikot siya. It's only 88 pesos. Sobrang good bill na nito and naglalast siya all day. This one is from Pinky's Collection. So, ito, I have a video on this and I'll just put it on the info card. Meron akong swatches video and review nito. So, sobrang mura nito. It's only 89 pesos and minsan nagsisale pa siya. I think yung pinakamura kong bili sa kanya is 62 pesos. Biruin mo. Sobrang ganda ng quality nito, as in. Sobrang creamy and pigmented. Ayan. So, this is only 199 pesos, but I think it's on sale kasi 150 na lang yata siya ngayon. If you're looking for a good quality mascara na waterproof and really does the job talaga na curl niya yung lashes mo and nabo-volumize ng kahit paano, ito. Ang dami ko nang na-try na mascara pero dito ako laging bumabalik kasi ito yung pinaka-mura and pinaka-effective. So, yun. This one is the Tony Moly Lip Tint. One of the best lip tint that I have tried kasi sobrang pigmented, long-lasting, and hindi siya sticky and hindi rin siya yung katulad ng iba na parang ang pait-pait. Yun, tas ang dami pa niyang laman and it's only 195 pesos, I think. Yeah, so 195 or 198, basta ganun. Sobrang mura lang niya. So, another lip tint. Ito mas mura siya and this one is the KJM All Natural Cosmetics Cheek and Lip Stain. Tapos in the shade Girl Talk. So ito yung ginagamit ko laging lip stain kapag tamad akong mag-makeup or yung wala ako sa mood mag-makeup. Ito lang. Lip tint lang. Ginagamit ko siya sa cheeks and sa aking lips kasi yung shade nito is parang ano lang, great for everyday lang. Yan, so, at saka ano, ang gusto ko dito, hindi siya sticky.
Tapos hindi rin siya mapait and it's organic. So mas maganda yung ano ito kasi wala siyang mga harmful chemical. And this one is from Detail. This is a Philippine brand but this one is made in China. And this is super cheap. It's only 225 pesos pero sobrang ang ganda niya as in. Para siyang Colourpop. So I don't hindi ko na ano i-elaborate pa because I have a review on this swatches and review. I'll just put it on the info card. So basta yun, this is ano, this is a good product. It's like a Colourpop lipstick. It's very similar. So transfer proof, kiss proof, and talaga naglalash siya all day and super lightweight pa niya. So I like it so much. For you to Dream Girl BB powder. So I always go back with this powder, yung compact powder nito kasi yung ko ba, it really gives me a very flawless finish as in. Ito yung gamit ko ngayon as in. Ewan ko ba pag any foundation that I use, pag ito yung ginamit kong pang-set, as in ang flawless talaga niya tignan as in. Sobrang flawless. So I really like it and it's very affordable. It's only 194 pesos. For me, a holy grail ano talaga powder. Talagang nakailang ano na yata ako nun, hindi ko na mabilang kasi sobrang daming beses ko na nag-repurchase nito. Actually, hit pa na ako dito. So I really need to buy na. So yun. So let's move on to the products that are quite disappointing and or the products that didn't work for me. First product is this one. This is a concealer from Sansan. So I don't know. I'm sorry guys. Sorry kung meron man sa inyo na holy grail to, but for me this doesn't do its job. It's hindi siya nakaka-conceal. Hindi siya nakaka-highlight and I don't know, it doesn't do its job. Sobrang itong shade na nakuha ko, I think it's natural pero grabe, sobrang puti niya. Para siyang espasol. Oh my gosh, look, natural ba 'yan? Hindi natural. Oh my gosh, tingnan mo, sobrang puti. And sorry guys, sobrang parang ang puti ng mukha ko talaga pag nasa camera. Ayan, and sobrang puti talaga niya as in. I don't know. And ang hindi ko pa gusto dito, sobrang bilis niyang matuyo as in. Pagkalagay mo pa lang, kailangan sundan mo na siya agad ng sponge kasi magsisettle na siya sa lines ng iyong eyes. Tapos parang nagki-crease. So, yun. And nung una ko 'tong ginamit, talagang sobrang worst na worst talaga. Tapos nung pangalawa, kasi trinay ko siyang i-workout. So gumamit ako ng sponge and bas binilisan ko yung wala. Ganun pa rin. Next product is a primer. Eyelid primer. I know guys, maybe some of you are asking, why? Bakit? That's my holy grail primer. I don't know, pero hindi talaga ito nag-work sa akin. Parang wala. Walang nangyayari. And ang worst pa dun is parang hindi lalong kumakapit yung mga eyeshadow sa lids ko kapag ginagamitan ko ng primer na to. I don't know, hindi ko alam kung ano bang mali dito sa primer na to. Hindi ko alam kung bad stock lang ba yung nakuha ko or what. Ay nagbubuo yung product sa lid. Syempre hindi mo na siya mahabol ng powder. Hindi mo na siya maset kasi parang pag nagbubuo na siya, pag nilagay mo na yung powder, parang mas lalong nag-cake up na yung ano. So yun. I really don't like this, even though it's affordable. No, I won't repurchase this one kasi it doesn't do its job. So, for me, ito, the best. This one is a foundation, again, from Sansan. I don't know, kasi may nakita akong ibang YouTubers na nagre-rave di or nagustuhan nila tong product na to. But for me, it's not good kasi this one is the
San San Foundation Cream. Ayan, so ito yung itsura niya. Yan. So, ito, hindi ako ang gumagamit nito. Yung kapatid ko. I don't know kung pinagtsagaan niya lang itong product na to or what. Pero for me, no. Kasi, it's very sticky on the face. As in, sobrang sticky. At grabe ako magmantika dito pag ito yung gamit ko. Tapos, ang mas masakla pa dun, after ko siyang gamitin at the end of the day, may pimple na ako. So, hindi ko alam. Ang daming beses ko na siyang sinubukang i-workout, pero wala. Laging ganun yung nangyayari sa akin. So, I think, hindi compatible sa akin tong product na to. So, yun. So, next is two lip products. So, first one is from Shawil. And this is the Shawil Perfect Lip Pencil. Lip Liner Pencil. For me, this is not perfect. So, I don't know bakit siya tinawag na perfect kasi hindi siya perfect. Kasi, unang-una, hindi ko gusto yung amoy niya. As in, amoy kahoy or basta nakaka-bother. Ewan ko, nababother ako pag suot ko siya. Kasi ano yung nalalasahan ko siya. Medyo drying din siya sa lips. Tapos, tatlong kulay pa meron ito. And parang pare-pareho lang naman yung mga kulay nila. So, I don't know bakit nagkaroon pa sila ng mga different shades. Pero parang pare-pareho lang. So, yun. Yun. Kaya hindi ko rin siya nagustuhan kasi sobrang hirap din niya ilagay. Nagtatag siya pag nilagay mo sa lips. So, drying. So, I don't like it. So, and medyo mura lang naman to pero still, I won't repurchase or I won't waste my money. 59 pesos for this one. 59 pesos yata to, I think. I would settle na lang for the Pinkies collection that is way better or way far better ng quality. Kasi 89 pesos, sobrang ganda. Okay, so the last disappointing product that I have ever tried is, sorry guys, I know kung alam ko merong mga fan dito ng Minho long lasting lip gloss, but sorry, this product didn't work for me kasi so powdering ng scent niya. I don't know, ang ganda niya i-swatch, maganda lang siya sa swatch. But, you cannot use this the whole day kasi nagka-crack siya agad sa lip. So, pag nilagay mo siya, as in kahit nga thin layer na lang yung ilagay ko eh, nagka-crack pa rin siya at yung amoy niya hindi nawawala. As in, pag nilagay mo siya sa lips, amoy na amoy mo pa rin yung product doon. And, para siyang semento pag nilagay sa lips. Yung iba, sabi nila lagyan daw ng lip balm after mag-set. But for me, hindi pa rin. Kasi pag nilagyan ko siya ng lip balm, hindi na siya kiss-proof. Nagta-transfer na siya anywhere. So, what's the sense? Bakit pa ako bumili ng ganitong product na transfer-proof or kiss-proof ko, no? Kung lalagyan ko rin ng lip balm, and pag uminom ako, is magta-transfer. So, it's a waste of money, diba? So, I'll buy na lang other lipstick na kiss-proof talaga or transfer-proof talaga. So, yun. So, kahit na ang dami niyang shades or kahit na ang dami niyang shades na pagpipilian and mura, and I still won't settle with this one kasi yung quality niya. Sorry! So, that's it for today's video. I hope you find this video helpful. Please hit the thumbs up button if you do. If you have any questions or suggestions, just feel free to leave a comment. Bye guys! See you again in my next video. I'm sorry, Sansa.